What's up mga boss at welcome back ulit sa ating YouTube channel at sa ating Facebook page, Window Shop. Today mga boss, meron akong wow. Click 125, click 150. Ang problema niya, yung battery ay hindi tumataas pag nagmi-minor. So lagi lang siyang mababa, 12 something. So ang click kasi, ang minor ng click, ang battery niya is 14.4, 14.3, ganun siya. So ang gagawin namin, i-troubleshoot namin siya, at ang gagawin namin is lilinisin namin yung stator. Kung effective ba, tapos diagnose namin ng konti kung ano bang gagawin para bumalik sa dati yung volt, yung ano, yung taas nung voltmeter ng click. Kasi napakababa nun, yung 12 point something. Dilinisin namin yung stator para maibalik sa dati. Tapos titingnan pa namin yung ibang mga wire kung may problema. So again mga boss, salamat po sa mga subscriber natin na 30,000 na po tayo at 120,000 follower na sa ating Facebook page. Salamat po sa suporta nyo. Oh! Tulungan nyo po ako na mabot natin yung 50,000, may raffle tayo na helmet at road to 50,000 subscriber na tayo mga boss. Salamat sa suporta nyo, salamat sa tiwala nyo. Again, Window Shop, punta na natin at lilinisin natin yung stator niya. Ang problema nito mga boss, yung charging sa battery niya ay hindi na halos nag-charge. Pag nagmi-minor hanggang ano lang, hanggang 12 lang, no? Hanggang 12. Pinalta namin siya ng bago, ganun pa din. Ang pinaka-choice namin ay linisin namin yung ano, yung magneto, kung okay ba siya o sobrang dumi na niya. Ganito yung issue sa mga ano, yung nasa na bit, wala na yung bit. Ganito yung issue kanina nung bit FI. CKP sensor yung problema. Kahit ni-reset namin, ayaw pa rin mawala. So yan, babaklasin namin ni Romel. So papakita ko sa inyo kung ano gano'ng kadali. Yan. Ito yung radiator. Mountain Dew. So ano pa ba mga benefits, no, ng paglinis na itong magneto? So yan yung magneto mga boss. Tapos ito yung nasa loob, yung sensor niya, yung kadalasan na nasisira. Okay, babaklasin na muna natin. Check natin kung gaano kadumi yung loob. Yun siya mga boss. So kung impossible ng motor nyo, ganito din. Halimbawa, bago battery nyo, tapos yung charging nya hindi pa rin tumataas, titingnan natin kung effective ba itong gagawin namin. Para sa lahat ng mga click users, sa ibang mga motor, susubukan natin kung effective. Yan, gamit tayo ng puller. Ayan, napakas. Ayan siya. Minsan yung iba, naalala ko yung iba dati, nagpapalit sila ng pan. Racing pan. Ang ginagamit nila, mahaba dito. So, nadadamage to, kaya nasisira to. Medyo madugo yan ang presyo niyan. Pero wala naman problema to. Ah, ito, madumi na siya. Yan siya mga boss, oh, madumi. Oh. So, lilinisin na lang natin. So, yun na. Sana effective yung gagawin namin. So, may nagtatanong kung kalawang ba, okay ba to? Yung kalawang na to. Hindi naman to affected dun sa loob eh. Kasi ang nag-generate ng kuryente, itong stator ang nag-generate ng kuryente. So, itong labas, regardless yan, hindi naman kasama yan siya. So, pwede natin pinturahan, pwede nating linisin. Ito may ginagawa namin. Ito na lang. Lilinisin lang natin to. Ito yung mga kalawang tatanggalin natin.
Sana okay siya, maging okay siya mga boss. Ah, pagkatapos linisin yung mga kalawang nito. Ito totoo. Tatanggalin natin. Tanggalin natin yung mga kalawang niya. Yan. So, Tom, gamit na rin kami ng diagnose para malaman namin kung ano. Okay yung charging. Tumas na. Tapos kinakabit na natin yung mga hose ng kula, ano, radiator. Kanina at medyo tumas yung battery, yung pasok ng kuryente. Sana magtuloy-tuloy yung ano, taas. Sa lahat ng mga interesado, bisita na lang kayo sa shop. Ito ang wala pa akong video nito kasi ang goal ko talaga is malinis sana itong ano, cool ano radiator. Maghanap pa kami ng ano ng available na maglinis ng radiator. 'Di ba? Si Romel Works. And Jason Works. Pangalan na, 'di ba? May mga pangalan na. May mga ano na. Pangalan na. Ito pa rin lalagay yung kulan, sigurado ka? What? Pandagdag na lang yan. Kala ko eh, yan yung nilalagay. Totoo nga bang nagdag, bumalik sa dati? Bumalik. Para pinaasa lang tayo. Tumas na nini, nag-43 na eh. 14.3? 14.3 na sana magtuloy-tuloy. Hindi, dapat ginawa natin ano eh. Alin? Pag hindi pa rin yung friend, pagpalitin natin yung stable. Gachi. 150 yun, inok ba yun? Tagal yan. Baklas yan. Baklas lahat yan. Walang ano dito yan. Baklasan. Ano pa yung pagkabangis mo? Kung hindi mo ano. Kulat mo. Kulat. Kulat mo. Ito maganda to gawa ng content. Ito to. Ram ba to? Ram? Oo, ram. Ram talaga? Parang di naman eh. Ito gagawin ko to ng content. Itong sa airflow na to. Sa throttle body kung talaga bang effective. Sa lahat na nag-aabang ng video na to gagawin ko ASAP yan. Kung okay ba siya. Ayun yung naka-Pyto pala oh. Pyto! Baka naman. Naka-accent wire ka? Yes. Wow, accent wire. Puta brad, ganun ka kaya? Accent wire. Tapos yung smart plug. Wow. Yayamanin. Nilagyan mo na yun, no? Reserve? Nilagyan mo na yung reserve? Marami na yun? 11 man. Banda rin muna natin para ano? Para umikot? Ayun, no? 11. Antay natin buha ba? Eh, may ilaw pa rin oh. Ilaw pa rin. Kung ano yan. Tingnan natin dito. Wait lang, Mel, ha? Ha. Ito yung saklik. Ilaw dapat? 14. Kahit sa kami, normal mode yun. Ito mababang ilaw. Parang mas stable ito. Try natin. Baka mababa lang minor mo. Check mo kaya yung minor mo. 1.6 dapat. Umukurat na. Parang magsak minor eh. Kaya ano. What? 1.6. 1.6. Mababa yung minor mo. Mababa yung minor mo. Do it! Do it!
Eto, paas na. Oh, oh, yun. Paas na. Tangin na. Pa sa 16 eh. Ayan, 1-6. Oh! Eddie, wow! Basic. Mukura pa rin eh. Pero at least yung ano, okay na. Nawala na yung blink. Nawala na yung blink niya. Gaganan na yung Batirya ka pa, ha? Nawala na yung blink. Mababa yung minor niya. Dapat kasi ang sa click is 1,600. Yan. Kaya lang maingay, malakas tingnan kasi naka 5. Oh, naka-burap kasi ito eh. So yan. Tinawa namin ng, ano, ng 1,600 yung, ano, yung RPM. Yung flyball 6. 6 times 5. 30. 30 ano lang yung bigat. Okay na, ayun na. Tumasa siya, mga boss. Pag pumako ng kurento, wala nang takbo. Paano eh? Ang bilis mo yung ano, 2 seconds lang yung 0 to 40 na. Tapos di nakakakat yung 40, ganyan yun na lang. Nawala na yung ano, yung sa battery. Sa totoo lang, pinrank ko lang kayo. Pero ito lang, I know it. Diba ako nagsabi? Mababa lang yung galaw. Kasi ilag-just ko talaga, tapos papayos ko sa inyo. Eddie, wow. Ako mapaliw kayo, kakahala. So yun na nga, mga boss, no. Nalinis na namin yung stator niya at na-adjust na namin yung dapat adjustin. At yun. Baba lang pala yung minor. So napansin niyo kanina yung minor ng motor niya is ano lang 1,300. Tinaas namin siya sa 1,600, which is yun dapat ang minor ng isang click. Kaya lang naman mukhang malakas kasi naka-pipe siya, kaya hindi napansin yung minor. So in-adjust ko ng 1,600, yun, tumaas na ulit yung battery. Mabata siya ng 14.1. So under observation siya, kung talagang hindi na rin mag-blink yung ilaw niya. At saka yung panel kasi medyo mababa pa rin yung bolt na pumapasok. So yun, under observation yan. Tapos update namin kayo sa next vlog yung tungkol dun sa yung voltmeter niya kung nag-normal na ba siya. Eto, may bago tayong pulley, yung RS8. Sunod natin na re-reviewin bago ako mag rim set. Kasi baka hindi na ako mag-racing pag naka-rim set na ako, kasi ayoko talaga magpatakbo ng mabilis pag naka-rim set ako, kasi takot din ako. So yung pakiramdam, gagawa natin ng review yung rim set. Tapos sa lahat naman na magre-rim set, ituturo ko sa inyo yung magaling mag-align. Walang sabit, walang alog, walang gewang. Kilalang-kilala na ng iba yan. Sa Manila pupuntahan natin siya. Doon ako magpapa-align. Abangan nyo sa next vlog ko. Again, Window Shop, salamat po sa panonood nyo. Salamat sa mga nagtitiwala dyan, salamat. At sa lahat ng mga bashers, mambash lang kayo. Salamat sa panonood nyo, kasi habang nanonood kayo, may kita pa rin naman kami. Window Shop po, salamat po sa panonood nyo.